Sawanyuman iyang persona karon kundi ta mahimong Dios kinabuhi munang gisundan ko sa mensahe sa divine human incorporation kini tulo ka butang union in life incorporated mingling mingling in nature an incorporated of person sa kinabuhi na nata amen pero salamat kana buhat sa union di na mabulag pero sa mingling atong kuhaon ang iyang nature kinaiya din sa unahan ang iyang persona. Praise the Lord. So sa Book of Revelation sa first two chapter until three naapay churches pero sa unahan bagong Jerusalem na lang muna sa minsaya giyapag giyagyan mahalo na to ang iglesia lokal. A ground, a place for us to show our love to the Lord, service. Amen? And our function can be exercised there. But, this is only a procedure. While nagbuhat na din sa daghang mga butang, ngabot ipabuhat sa Diyos, remember, ala na gini sa pagtukod sa sakalawas. So the focus, amen, is the body. Amen? Salamat. Na ay kaiglesia lokal na ata dito ta magmatinumanon dito ta may mong watchful and faithful for his calling kaya di ay giandam na niya ang reward which is the kingdom. Okay, now din is becoming the new Jerusalem. Sa una ang uluhan ani bisan sa among PTO the new Jerusalem ra. Pero obo ka bantay nga giuluhan becoming kay di lagi ta mangadto kay di ta mahimong becoming wala ka wala tay going so di kita kanto. Now ako lang taga gamembyo dayon unya idetalye kun na pa igong oras nagpasalig mangyod ang mga pastor nga nga tong Ginoong Hesus nag-andag balay pakapinan din nagmasabot nagmuhatag mong ikapulo habot o nakahimo baga na sa una brad dito man po ka diba basing imo dako kang utang nito hindi man natin on na may kwarto dito kay mansyon ni mansyon kada ko nung magmitumano na si kapulo na ay kwarto nitong bulawan. Kisa pwede madasik? Atong balay ni Pagpayag na dito mabulawa na? Walang sa akong walang church life tagabukid man may pwede kami kinaraghanan dito atong kadyo mga manigo may magdalag sinina silupin kay kanang tais kabayo o ihis karabaw nas dalan lapo kayo magsapatos ka pagkabot ito muna po ni mga busa magwapo may ito tigoman kay mag-ilis may abon mahimasa ilis pag human na po o tigom mag-ilis na po may isunod na po sila pintong kay ato na po kasi pwedeng makalapok-lapok pastilan kay na may abot yung paniunto na isoon pwedeng na sika brothers super brad maniunto nami kong lapay mo sila sa Ginoo ang ako lapay mo sa Ginoo maglakaw tas tangang bulawan mga isoon tuwa na itong saad sa Diyos dini ang atong tiil sanay ka nang gipangagod pero sa bagong Jerusalem wa na ipangagod dito at kami po na nag-arasi kayo tuwa patalasiga po na mo amen ingat man to for you can all prophesy one by one, all may learn and all may encourage. Ang learning, wagi maayo, pero ang encouragement, bisa nasiga na mo eh. Bisa di mao. Sinangkag ang dalan bulawan niya, dinhida kang pangagod. Karon, sa Roman, sa Roman numero 2 bago din eh, ang bagong salim, kwan man, baga sa unon man, bride man. Ingon si Juan nga
gipakitag panahon. And I saw, verse 2 di ba? Sa verse 1, anang panahon na day, nakita niya ang bagong langit, bagong yuta, wani dagat. Kano sa raman yung dagat hinguho? Sa pagbuhat sa langit o yuta, wala may dagat. Ha, daghang wag ka matikodan eh. Kano sa raman yung tubigan nga kita og dagat hinguho? Asa di ang nasuko ng Diyos? Ha? O ang yuta na himong awaw. Ho? O ang Espiritu sa Diyos naglublo, brooding over the surface of the water. Dahil mo lang explanation. Pero dini specific yon. Ang langit nyo tandaan, gisunog, gitunaw, doon ay daang langit. So doon ay bagong langit, bagong yuta, bagong Jerusalem. Wala na dagat. Unsa man din nawala, basang putnot. Unsa din lugar, makahibalok ka. Nalis putnot. Pero din yun, rise of the holy city, the new Jerusalem, coming down out of heaven from God. Nya nanaog ang bagong Jerusalem. Nya mga tupatang, nanaog man? Ang mga pastor ba, kulatando kinis membro, kung tugutan man manaka sila dito. Pastor, asa naman itong akong kwarto ba? Dako naman akong halad ni mo. Mayang saon, katawanan kayo. Mingon po tayo, kinsa yung tubag dito, nanaog naman. Wala mo magsugat. Ano yung tabo, parang ma-impress mo nga. Pagka na-religious mo, di ba gini na mao? Ano na ko pag-simplify ba nga? Ma-encourage, oh, mo ba? Oh, ayay. Sa bagong tukon, ano na ko pa istorya? Ingo po si Father Lee, ang Biblia ko no, sa kabasahon sa Diyos nung romansa, sa Diyos o tao. The Bible is a romance. Ay, sus, kanta-kanta wa kasabot. Kaya gipasugdahan kuno kami noon sa taong Adam. Pero gitapos o kami noon sa last Adam. Gikasalpot. Then on saraman day ang bridge in between these two wedding na i-gospel ang Diyos ng ulitaw. Salamat. Hingabon na itong ebanghelyo. Hingdawa ta sa itong Ginoo. Ato siyang higugma. Amen. Amen. Then nabalaka si Paul siyang epistula. Basi ko nung manguyab po taglain. Kay si Satanas ko nung siya si iba na pildi. Kay I betrut you. Amen. To be a pure virgin to Christ. So ang epistula may son, panahon kini sa pagpatahom. Kay agkasal dool. Kinanglan kita walay spot and wrinkles. Yan mahugasan ta sa tubig sa pulong. Di lang na-redeem sa blood because of sin. We need the word to wash us from every spot and wrinkles that He present the church to Himself. Glorious. Hallelujah. So nga ito yung destiny. Gibiyaan nga niya. We have hope of glory. Christ in us. Christ in you. The hope of glory. Mauni atong tumoy sa atong kinabuhing Kristiyano. Paglaom gyud sa himaya. Anang panahon kita mga nahimaya, na transform, magna-conforma. Wala na tayo kinala ito magplansa-plansa pa. Ang atong sinina, ang himaya sa Diyos. Hallelujah. So, din eh, gitawag kining gipangatong litawhan nga nanugot din na himo maghihigugma nag-amping sa virginity sa epistola muna ingon sa 19 chapter 19 verse 6
Let us rejoice and exult. For the marriage of the Lamb has come, and the bride has made herself ready. Kinigway tigom-tigom? Kanaway kasayuran, unsan yung mga pakitawa sunahan? Dili mo lead sa ilang pagkamabinantayon, sa pag-amping sa among relasyon nga to sa Ginoo, dili ka mahimong sulamite, mawala lang ang presensya sa Ginoo, murag mabuang na, mangita na. Candidate kini, nga dili preparado sa bride, sa kasal. Di mapakaslan. Pero sa kasinatian, mawala lang presensya sa Ginoo, ikagool na to, Ginoo, naunsa na magwani. Kay ingon gyud si Padre Lee, pwede sa mawad-an sa tanang butang, basta dili ang mawala ang presensya sa Diyos. Anak ba ta Mason? Sa kasayuran, tiyali, amen. Pero sa experience, dili. O yun ba mo, mawad-an mo sa tanang butang? Basta walang ang presensya sa Ginoo? Basta naalang? Murag, didoso ko. Pila nagha ang sure amin, anak? Amen? Pero hinaot unta maabot kita ana nga panghuna-huna og desisyon nga bahala mawad-an sa tanang butang basta nilang mawala ang presensya sa Dios. O kini tawo mabinantayon, tawo nag-amping, kalibitang nanguyab ka, gisugot, dayon nagsit na kasal na may adlaw ang hulat pa. Nya balaan ako nga ang akong pakaslanan na napoy lagi koy okoy. Amurag, adios. Amurag. Salvador ng mundo. Ligtab yung bata. Amurag ako, amurag dili. Astilan. Nga nung hintiwa si kag pangasawa, diduso ka naman di ay. Ang Ginoo di yun, mga asawa. Kung nagwa magkumusubig outline, ang magbuot di mo. Pero makasubay na ta. For our Christian life, as a church life, and church life, we need to have a vision of the New Jerusalem. Amo to ako ipakita kanya. Naman taro sa church life, as Christian, we have a Christian life, nang inalanta, muna to humana. Correct? Sabi ninyo, wapakuha ko musulo dito, muna. Kinado na kayo pananahon mo din. Tingnan mo na. Sa abanti tao, mga nito na ta. Labo mo kikapoy si Tindog dito. The New Jerusalem is a composition of divinity and humanity. Mingled, blended, built up together as one entity. All the components. Men have the same life, nature, constitution, and thus are the corporate person. Wow, letter A pa lang. Makayang ito, di kini itong maungi, huna-huna si definition. Self-explanatory kayang letter E. Ngunit na ang bagong Jerusalem. Ano sa ito? Composition ko no, divinity, humanity, mingled, blended, built up together as one entity. All the components, the same life, nature, and constitution, and thus, are the corporate person. Kung di si Kristo may mong atong kinabuhi, di may mong atong kinaiya, di may mong atong persona, munang gitawag, incorporation, union in life, mingle in nature, and incorporate sa person, di na bagong Jerusalem. So, ang buot pa sa buot, ang bagong Jerusalem, kita. Itang tanan. Okay. Balikan ako gamay ang claw po niyo sa Bagong Jerusalem. Nga naman, nga ang gate 12 na patik ang ngalan sa 12 tribes. Nga naman sa 12 katumpi sa bato, layer, nasulat ang 12 names of the apostles. Kumingong ka nga apostoles 12 ra, di na kinalan si Pablo himong apostoles kay ika-13, o may ika-13. Di ni medyo nagbikil man sa pipila ka co-workers kani. Salamat na sulbadra. Kay kinida ang duha ka 12. Sa daang tugon, ang Diyos na i-choosing people.
na komposisyon gikan Abraham until ni gitawag Israel. Kinsa man eh? Jacob. Nakapalawag 12 tribes. Ang focus karon sa kalibutan, ang ilang lugar, gitawag Holy Land, Holy People, Holy City, Holy Temple. Ang parang may huli. Yun di kini mga tawana. Existing until now. Pero one day ang Ginoo nagtawag og laing rasa. Amen. Ang rasa nga ang tanang muto ni Jesus may mong iglesia. Universal expressing local. So nade ang 12 apostles. Nagpasabot ang duha ka 12. Ang bagong Jerusalem, mga tao sa daang tugon o bagong tugon nga o sinasulti doon ay composition of divinity, humanity, mingled, blended, one entity, the same life, nature, and constitution. Lamang sila, hulagway kipahimuslan, kita ang realidad. Praise the Lord. So si Paul, out of 12, additional as apostle until sa pagtukon sa Kilisan karon sa Paoli. Nagpadayon ang apostolic ministry. Amen, Mason? So din eh, sa B, the New Jerusalem is a consummation of central vision of God's economy and the lie and the high peak of the divine revelation. Unsa man eh? The New Jerusalem is the ultimate consummation. Motong book of Revelation is a book of consummation. Una, book of sign, book of prophecy, book of administration, and a book of consummation. Tanang gibuhat sa Diyos, nahingpit, nakumplito diri. Pagingon niya, it's not good for a man to be alone. Nagpahipi di siyang kasing-kasing. Nga siya nga Diyos, di pun mag-inusara. Sa itagaan niya counterpart, si Adam, nga naghulagway ni Kristo. Pero si Kristo, pagkalawa sa tulo sa nga Diyos, one day, sa katapusan sa Biblia, sa Book of Consummation, ang ulitaong Diyos na minyo. Si Pare na kasulti. Ha? Sa ito, sa daang tugon na itong Diyos, ulitaong Diyos. Sa Book of Gospel, nangulitao nga Diyos. Sa Epistula, na-engage nga Diyos. Salamat sa Bagong Jerusalem, katapusan sa Biblia, na minyo nga Diyos. Hallelujah. Di sa magkana, brad? Ay, put not. One line. Oh. Yeah? Mayo pag-isurya. Di isun sa bagon. Oh. Ang Diyos na minyo. Tingin siya. John, come up to the mountain. I will show you the bride. The wife of the Lamb. Surely, ang 1,000 years, one day raman si Ginoo, muna ang kasal, humana na sa eternity na asawa. Amen? Ang atong kumbiras kasal o kalipay sa bagong minyo, 1,000 katuig, pero sa di pa napayapaghawan atong biste po sa army. So ang atong honeymoon ko no, gubat, na lisura po ng istorya ay. Mukuin sa ayan magyot, kaya ang biste. Sundalo. Pero ayaw ay problema, di matang manikbas dito. Magsalik naman tayo, ano, inisulti niya, mga wala naman ang mga kontra. Ay, human. Ayahay, karon may samok kayo, kasi Jojo pa, ukoy-ukoy na ito si Awa. Ano to? Until opportune. Ah, nakaliso ka sa spiritual niya. Balik na po ko. Kaporisyon ni Awaya. Ay, ukoy-ukoy naman ito yung Yawaan eh. Oh, so, magbalita kay. Lahi mo din si record sa Lucas kay Mateo. Abi itong Mateo, layo ng Yawa. Lucas, nagbante na may lugar.
Diana. Magit kay upat kay sila nang record aron dili ba masipyat. Manang pagdating ta kunong writer ana sa pa. Pero sa sovereignty sa Dios only 4 gospel. So dini that in church in Christ God have become man, man become God, life nature. Among the upon the high peak sa divine revelation ang number 1. One entity, this gotten's letter E, put the word eventually. The nature at the triune eternal God becomes the new Jerusalem. Incorporated with all of us, we also become the new Jerusalem through the process of God's organic salvation. Munang sa previous. Dunay judicial redemption og organic salvation. Ngano nahimo tang Dios tungod ni sa organic salvation. Amen. Katong God's complete salvation, di ba? God complete salvation is based upon His righteousness unto our faith by divine tone. Out of Adam into Christ, and out of the flesh into the Spirit. The once is spiritual union of the Spirit of life with our Spirit, forming a mingled spirit for us to reign in life by the abundance of grace and of the of righteousness, for us to reign in life by the abundance of grace and of the gift of righteousness. Ang nasunod-sunod nga maminsahe mo'y paaging mahimutang Diyos sa kinuwikineya. Ang ato pagkahimong ki Diyos sa kinuwikineya, naghimo na itong bagong Jerusalem. Kunitan din yun yung outline na, sa itong outline sa PTO. Dito murag at tuunon pa, o di mapasabot. Pero kini, di na yun. Direct na. Dili at tuon, kuli himoon. Basta remember, becoming the new Jerusalem. Ang sequence, pero kanosa, pinagi sa abundansyang grasya maghari tas kinabuhi. Ang paghari sa kinabuhi, mao ang pagkahimong Diyos sa kinabuhi kiniya. So makulangan ta sa pagpahimulos aning miyagi mga chapters sa pagdawat aning mga mensaya. Ang ingon ni Badali nga mahimong bagong Jerusalem, basin dili tabahin. Kaya ang bagong Jerusalem, komposisyon siya sa daang tugon o bagong tugon ng mga tao nga pinili sa Diyos. Amen? Nga pinalit sa Diyos sa iyang dugo. Sa daang tugon, pwede gihapon magamit na tungkol kay doon ay dugo. Nga din, gi-exercise nila na nakulagway sa dugo sa itong Ginoo. Kay sila, mga tao nagpahimulos kang Kristo sa hulagway. Amen? Sa book of sign. At the same time, book of prophecy. And God also administrating His people in the Old Testament and New Testament. Kini mga tao sa kalibutan, gikan ni Nimrod until Antichrist, sa human government, madaya, under gyapon control ni sa Dios, along the way sa iyang economy. Busa bisan gali, ang unang impero, nga din, nakaingon yun, heavens do rule. Nanabsab ko siya sagbot. Musa ko kinsa ni mapatason ng mga hari, presidente o unsa ni sa yuta. No. There is heaven which is representing God to root. Musa to kinabay unsa mga hitabo ilalom na sa pagdumala sa Dios. Sa mga tanan kita Lord nga naman eh, ay sultihan kaniya. Kinan may ilalom ta sa iyang administration. So kining pagpamulong ilalom ni siyang administration kay hapit na i-consummate ang panahon.
Ang consummation is the New Jerusalem. Excited na kay ang Diyos. Ganun, gusto na siyang maminyo. Kini mga kaslunon, di katulog. Libya, doon lang ang kasal. Ang ginawa karon, nag-alipas na. Gusto na siya, ma-declare na ang iyang kaminyon. Ma-mention ginitali niya, si Joros na yung kasal, kiss the bride. Amen? Amen? Kaya ka na kuno mo ay momentum sa kinabuhing minyo nga very personal. Oh. So ako insert tong administration kay kini mga training conference ilalom ni sa administration sa Dios. Tanang magsupak ani magmahay. Magmahay. Di man kita makita dito sa kingdom tingalintalan. Kaya naman dito ipasidonggan na apoy. Masa tayo itong imar previous? Pagbalik sa Ginoo, ang ato ko nung madunggan kina nito kapulong. Masa to? Well done. Amen. Faithful. Prudent slave. Prog laeng madungan evil. Wala ka. Slothful slave. Kininta na ang panghitabo. Bisan ang pagsangkap, paglihok sa mga eksoon, hantong may abot sa tanang detalye under God's administration. Salamat na yung mga co-workers, nahikumbas Gino, mga elders. Kamu, nalang yun, dapat limpirigin mo ah. Amen? Pero naagi hapo hindi mamatinumanon, magbasol karaon niya. Kaya hingpito na sa Diyos ang panahon. The New Jerusalem is a composition of God chosen, redeemed, regenerated, sanctified, renewed, transformed, conformed, glorified people who have been deified. Ang deification, nakita po noong panahon sa Athanasius pa. Oh, pero wakay ni siya ma-develop. Church matters pa ni. Ang deification. Sa iyo na isa tao, himoong Diyos, dililisod na naman. Ay, nagsabot good ang Trinity. And God said, let us make man according to our image and our likeness. Ang tao, sa laktong pagkasulti, dili sama sa nagibuhat kung sa tanang makita. Lahi, kung doon ay mankind, we are God's kind. Musa wakit manalaw o murag ang hesitant ang Diyos may mong tao. Kaya ang tao, design sa Diyos. Image, likeness. Ang image, sulod nun. Ang likeness, gawas nun. Busa kung siya itong dagway, mamauras Diyos. Busa ang pagkain mong Diyos po. Dili lisod. Musunod lang ka ni mga termino ha. Naipaagi. Musa ang gante nga nito. I come quickly. Blessed ko na itong nagpatalinghog. Take heed sa propesya. Nining basahon na. Bulahan na naminaw. Bulahan na nagtuman. I come quickly. Blessed are you. Ikaduha. I come quickly. And my reward is with me. Render, ready to render to each one according to it, to their work. Ano magigipir sa Diyos na to? Sama na to mga anak sa raising up. Gipir na sa Diyos na to. Kumusta ang pagpiyal? Amen. Bisa ka na lang itong bunga. Si panggaspis layo di po tablihan. Kaapoy ka na tulang anak. Opo. Bisa ka na lang. Pero kaya bulungan, kaya mga tao manuon itong gawas atong anak dili. Hala, dakong istorya ko ni. Amen, listen. Ready to render. Then, katapusan siya, I come quickly. May galit na ihuan ni Ingon. Come, Lord Jesus.
Hakita risuri kamoy. Samo niya ang Book of Consummation, maong bagong Jerusalem, kining mga termino ha. Kung mapasagda ni, di kakapil sa kahingpitan. The deification of the believers is a price, as a price.